Napahalukip-kip si Maming habang pinagmamasdan si Noel, ang bunso niyang kapatid. Paano'y sumisilip na naman ito sa bahay niya, kung saan naroon ang nag-iisa nitong anak na babae, si Tanya, na aliw na aliw sa pakikipaglaro sa dalawang pinsang kambal, kapwa lalaki. Iisa ang edad ng 3, 7 taon. Makulit ka pa sa musmos. Nakataas ang kilay na wika nito sa napakamot sa batok na kapatid. Gusto ko lamang makita bago ko magbiyahe. Palusot nito na hindi binili ni Maming. Alam mong kapag nakita kanyang nakagayak, maghahabol yan at iiyak ng walang tigil. Tatanghaliin ka lamang at wala kang pasaherong makukuha. Kahit tigas rin talaga ng ulo mo. Kastigo pa ni Maming sa natawang kapatid. Saglit pa itong sumilip. At nang makitang palingon ang nag-iisang anak, ay agad nagtago sa likod ni Maming. Umupo. Pagkuway, halos pagapang na lumayo sa kinatatayuan ni Maming. Nailing na lamang ang ginang. Paano'y hindi niya rin masisisi ang kapatid. Namatay sa panganganak ang pinakamamahal nitong asawa. Tanging ang anak na babae lamang ang naiwan rito na mahal ni Noel. Gayon din naman ang bata. Kaya nga, nagiging mahirap sa mag-ama ang maghiwalay kapag nagtatrabaho na si Noel sapagkat humahabol nga ang anak. Lalo kapag nakitang nakagayak na siya at naaamoy ang pomada sa buhok ng ama. Kaya sinuwestiyon ni Maming na kung mag-aasikaso na sa trabaho, iiwan na agad ang anak sa kanya upang hindi na nito makita ang amang aalis. Ganun na nga ang nangyayari araw-araw. Gigising si Noel sa umaga, papakainin ang anak at ihahatid na sa kapatid. Sakalang siya maliligo at gagayak, hindi na magpapakita sa anak upang maiwasang maantala ang ama patungo sa hanap buhay. Katulad ng dati, ilang minuto na lamang malapit ka ng maubusan ng bangka. Salubong ni Pedro sa kaibigang si Noel na napangiti. Ang mahalaga, hindi ako naubusan. Pakli naman ito sa kaibigang tinuro ang isang bangkang pula ang kulay. May tumawag kay Pedro dahilan upang iwan sa saglit ng kaibigan. Samantalang inabot naman ni Noel ang sagwan. Saglit sinure ang gitnang bahagi ng bangka na may nakataob na plangganang kahoy at kumot na gawa sa makapal na abaka. Lagayan ng ilang produkto o tindang hindi maiwasang tumulo tulad ng isda at ilang karneng kinatay. Bahagya siyang napakunot nang makitang tila may laman ang banyerang nakatalukbong. Marahas na hinatak niya ang kumot. Napamaywang nang makitang nakabaluktot sa pagkakahiga ang isang batang may kapayatan ng katawan. Sanhi upang magkasya ito sa malapad na banyerang kahoy. Abat, ilang beses ko bang sasabihin sa iyong bata kang hindi laruan ng bangka? Malambing na kastigo ni Noel sa batang si Tutoy, 8 taong gulang na laging naglalaro sa loob ng bangka. Hindi ito ang unang beses makita ni Noel ang paslit, na tila maaga ring nagigising mula ng magbakasyon sa eskwela. Kadalasan naman talaga pinaglalaroan ng mga kabataan ang nakahilerang mga bangka, lalo na kung tapos na itong gamitin sa pagbabiyahe. Hindi maiiwasan ng ganoon, lalo at mga bata. Mahirap sawayin. Ngunit si Tutoy ay lumagpas na sa paglalaro ng bangka ang nais. Ilang beses na itong nahuhuli ng ilang bangkerong nagtatago sa banyera. Paano'y nais sumama sa biyahe? Pwede niyo po ba akong isama minsan, Mang Noel? Tanong nito sa lalaki habang kinakarga siya ng huli pababa sa bangka. Naiiling na lang si Noel. Hindi lang kasi isang beses itong hiniling ng bata sa kanya at sa ilang bangkerong nakakahuli sa paslit. Hindi. Akala mo ba malapit lamang ang Maynila? Kung hanapin ka ng mga magulang mo, kung malaglag ka sa tubig, hindi kita mahahabol. Sagot ni Noel na bahagya pang pinagpag ang baro nitong napahira ng kung anong dumi. Gusto ko pong makarating sa Maynila. Ang sabi ni ate, marami raw binibentang laruan sa Maynila. Sige na, Mang Noel. Kulit pa nito sa umiling lang na lalaki.
Hindi na po ako magtatago sa bangka nyo. Hindi ko na po kayo istorbohin. Isama nyo lang po ako kahit isang beses. Pilit pa ng paslit na hindi na inintende ng lalaki. Sa halip, tinuro nito ang ilang batang naglisaw na sa paligid kahit napakaaga pa. Nang makita ang ilang batang nag-uumpisa ng maglaro, tila hanging napalis ang inuungot nito kay Noel at nagtatakbo na patungo sa mga kalaro. Natatawang saglit tinanaw ng lalaki ang batang naaliw na sa paglalaro bago muling binalik ang atensyon sa bangkang uukupahin na maghapon. Napansin ni Noel na mas maraming tao ngayong umaga kaysa karaniwan. Sa kanya lang naalala, Sabado nga pala, sagsag talaga ang paninda at inaangkat na produkto kapag Sabado. Paglinggo kasi, karamihan ng tao ay nagpapahinga o nagsisimba. May pila na nga si Daungan. Siyang balik naman ni Pedro kay Noel. Bakit nga pala, munti ka na namang mahuli? Humabol na naman ba ang anak mo? Tanong ni Pedro sa kaibigan habang tinutulungang dalhin sa tubig ang bangka nito. Muntik na akong makita. Hindi ko lang talaga matiis eh. Gusto ko sanang mayakap bago ako mamangka. Nais ko sanang itanong kung anong gusto niyang pasalubong kaso tatanghaliin na naman ako kapag sinunod ko ang kapwa namin gusto. Nasabi ko na ba sayong lalong nagiging madaldal ang tanya ko? At sa batang gulang ay natatandaan ng ilang detalye ng isang bagay na nais ikuwento. Nakakatanda na nga ng mga letra. Nakakapagsulat na rin ang pangalan. Samantalang yung kambal niyang pinsan ni hindi pa matutunang humawak ng lapis. Matalinong bata talaga. Pagmamalaki ni Noel sa kaibigan na tumango-tango. Kung hindi niya kilala ang anak ni Noel, maaari niya sabihing lubos lamang ang paghanga at pagmamalaki nito sa nag-iisang anak. Ngunit, hindi lang iilang beses niyang nakita ang bata at nakausap at masasabi niyang matalino nga talaga ito. Hindi bulol magsalita at nakakatawa pag nagkukwento. Madetalye, nakakaaliw nga pakinggan dahil maganda sa pandinig ang boses. May kung ano sa boses nitong tila nakakakalma, nakakawala ng pagod. Kaya naman, hindi na siya nagtaka kung lagi nitong pinagmamalaki ang anak. Maalala ko nga pala, may ilang librong hindi na ginagamit ang aking si Rita. Lumang gamit niya nung siya'y nasa unang baitang pa lamang. Gusto mo bang ibigay ko sa'yo upang mapasadahan niya ng tingin? Sigurado naman akong magagamay niya agad ang pagbabasa sa ilang turuan lang. Ani Pedro habang kinakawayan ng ilang bangkerong paparating. Siya nga? Aba, maraming salamat kung ganun. Asahan ko yan Pedro ha. Ani Noel bago tuluyang sumakay ng bangka. May ilang lumapit na sa kanya at nakipag-usap. Pinresyohan ng mga dalang ikakarga ng mga taong sasakay. Isang tapik na lang ang ginanti ni Pedro sa balikat ng kaibigan. Paalamanan, pag-uway, tumungo na sa ilang bangkerong aasikasuhin ang araw na iyon. Si Noel naman ay ginampanan na ang trabaho. Ililipas ang araw na ganoon sa buhay ni Noel. Maswerte na kung makaapat na balik siya sa rutang mula Ilog Pasig, dadaan ng Laguna, at ang panghuli, Maynila. Sa Maynila talaga siya kumikita ng malaki sapagkat maraming tao roon di hamak na mas malaki ang mga pwesto at tindahan. Bawat pasahero na sa Maynila ang tungo na may bitbit na produkto, halos piso ang abot sa kanya, lalo kung hihintayin pa niyang bumalik ang mga sinakay na pasahero. Kayang maglaman ng higit sa 10 tao ang bangkang binabiyahe nila Noel. Depende pa rin sa mga bitbit na produkto at bagahe. Tuwing ikalawang araw, minimintin na ang bawat bangka upang masigurong ang halos 15 piyeng habang bangka ay ligtas na makakapagbiyahe sa tubig. Sa bandang gitnang bahagi ng bangka, may 2 tipang bubong na gawa sa pinagsamang pawid at sawali. Nagsisilbing munting bubungan para sa ilang produkto na hindi dapat mabilad sa araw o di kaya ay mabasa. Lalo kapag tag-ulan. Nang magpang-apat na balik na si Noel ay nagpa siya na siyang huling biyahe na niya iyon para sa araw na ito, mag-aalas 4 na ng hapon. Ayaw niyang abutin ng dilem sa pagtatrabaho sapagkat nakukonsensya kung hindi maabutang gising ang kanyang anak. Pinipilit niya araw-araw na umuwi at dumating na gising ito at nakakapag-usap sila.
Huling biyahe mo na ba yan, Mang Noel? Tanong ng ginang na kanyang hinatid sa Maynila. Tumango siya. Bago sumagot ay inabot ang bisong bigay ng dalawa pa niyang hinatid. Oo, alam mo naman ako, maaga rin akong gumigising. Magtatagal ka ba? Sa iba ka nalang sumakaipabalik sa Laguna ha, sapagkat aalis na ako agad upang hindi ako gabihin. Marami pa namang bumabiyahe hanggang alas 7. Paliwanag at paumanhin ng lalaki sa tumangutangong ginang. Sinabi nitong hindi rin uuwi muna sa Laguna at sa Maynila magpapalipas ng gabi. Magkita na lang sila bukas. Na siyang sinang-ayuna ng lalaki. Tinulungan pa nito ang ginang na ikarga sa karetela ang ilang sako ng asukal na dala nito. Masasabing hindi mahirap pakisamahan at kaibiganin si Noel. Nang makabalik sa bangka, isang matangkad na babae ang nasumpungan niyang nakatayo sa tabi. Sa tubig ito nakatanaw, nakabelo ang babaeng kulay itim at walang sapin sa paa. Bagamat napatitig sandali sa ayos ng babaeng nakatayo malapit sa kanyang bangka, isang mahina ngunit magalang na pagbati ang winika ni Noel upang makaraan. Itutulak na niya kasi ang bangka upang makasakay na. Ngunit bahagyang lumingalang ang babae sa kanya. Saglit siyang pinakatitigan bago tinanong kung papasig ba ang balik niya. Nasinagot naman niya ng oo. Sasabay ako sa iyo patungo roon. Anito na magwalay ng tingin sa kanya. Bagamat natigilan, muli pumayag na lang siya. Maigi na rin yung may kasabay siya pa uwi. Dahil may pasaherong sumasakay, akmang magtatawag sana si Noel upang madagdagan na rin ang pasahero niya. Ngunit matigas na nagwika ang babaeng, siya lang daw ang isakay nito. Handa siyang magbayad ng labis na halaga sa ordinaryo niyang singil. Hindi naman siya nakuhusga siya, ngunit hindi niya maiwasang mapatingin sa talampakan nitong walang sapin. Ngunit nang humarap sa kanya ang babae at nagbaba ito ng belo, muling natigilan ang bangkero. Bagamat matiim kong makatitig ang babae, may angking karilagan ito. Agaw pansay na mapulang labi na tila sinadyang kulayan ng matingkad na pula. Sa ibabang bahagi ng labi, minunal ito na unang mapapansin kapag ito ay pagmamasdan. Kuminang sa magkabilang tenga nito ang suot na gintong hikaw. Nang itaas muli ang belo, bawat pulsuhan nito ay nasusuotan naman ng gintong pulseras na muling kinataka ni Noel. May alahas, ngunit bakit walang sapin sa paa? Gayunpaman, kinibit na lang niya ang mga napansin. Tumungo siya sa bangka at akmang aalalayan ang babae ngunit mabilis itong nakaakyat sa loob ng bangka nang walang tulong o paggabay mula sa bawat labi ng sasakyan na muli kinataka ng bangkero. Tuloy-tuloy ito sa loob ng nabububongang bahagi ng bangka. Umupo at sa malayo tinuo ng mga mata. Pigil na mailing si Noel na kinuha ang sagwan, tumungo sa pwesto niya sa gitna na may bangkitong nakidikit at magkabilang sumagwa na paalis. Sa biyahe, manakanak ang napapatingin si Noel sa nakatalikod sa kanyang babae. Tinatanong niya paminsan kung ayos lang ba ito sa kinauupuan ngunit bahagyang lumilinga lang ito. Hindi sumasagot. Sinukuan na lang ng bangkero ang pagtangkang kausapin ito o aliwin sa haba ng kanilang biyahe. Kung alam lang ni Noel, napigil ang babaeng nakaupo patalikod sa kanya na siya ay daluhungin. Gutom ito, galing pa sa isang malayong paglalakbay upang tuluyang makarating ng Maynila. Ang huling destinasyon nito ay ang daungan nila Noel sa Pasig, kung saan raw matatagpuan ang sadya niya. Kay tagal rin siyang naghanap. Sa wakas ay natunto niya rin ang lugar na nilipatan ng kanyang pakay. Sabik na siyang makita ito. Hindi rin biro ang napakatagal na 15 taon. Ang kasabikan ang siyang pumipigil sa kanya upang paglabanan, napatayin at ilamang sa tiyan ng bangkero. Hindi niya makakayanang mabasa ng tubig na bagamat hindi naman purong alat, may dasal naman gawa ng isang makapangyarihang babaylan. Sana lamang hindi markado ang lupaing kanyang tutugpain. Isa pa iyon,
Kung sakaling markato ang lupain o teritoryo kung saan nananahan ang pakay niya, kailangan niyang bumalik sa pinagmulan o kahit man lang sana makalayo sa tutugpaing lugar. Mahirap na. Hindi siya humihilom ng mabilis. Mahihirapan siya. Kaya kailangan siyang ihatid muli nito kung saan siya nanggaling. Ang alam niya kasi, walang bangkero o nagpapiyahe sa gabi. Yun ang nalaman niya nung siya ay nagtanong-tanong sa daungan. Napatingin ang babae sa kalangitang unti-unting nagbabago ng kulay, pakulay kahel. Nang lihim niyang lingunin ang bangkero, sa tanaw na daungan ito nakatingin, kaya pala napapabilis ang pagsagwa nito. Malapit na sila. Muling umihip ang hangin, dumaan sa lalaking pinagpapawisan patungo sa babaeng sakay nito. Ilang beses siyang napalunok, lalong pinag-igi ang pagtakip sa bibig. May katamisan ng samyo ng dugo ng bangkero. Samyong melon, ngunit may nahahalong matamis na tila nakakahalina. Hindi niya mapagtanto kung ano, ngunit alam ng babae na nakaamoy na siya ng ganoong tamis. Hindi niya lang talaga maalala. Tumayo ang babae sa pagkakaupo nang makitang malapit na sila sa daungan. Hinintay niyang makahalik sa lupang maraming bato ang kalahati ng bangka bago nagmamadaling umapak sa lupang bagamat basa. Wala naman siyang komplikasyong naramdaman. Agad niyang nalaman sa lupa kung ilan ang taong nasa paligid, ang pinakamalapit na pamayanan. Abala siya sa saglit na pagbabasa sa lupa ngunit umihip ang hangin at tumampa sa kanyang muka na saglit niyang kinapatda. Isang samyo na kay tagal niya ring hindi nalalanghap ang pumuno sa kanyang baga nang nilanghap niya ang hanging umihip. Otomatikong sumuyod ang kanyang mata sa paligid. Tumigil sa isang tumpukan ng mga batang naglalaro ng syatong, kung saan sumisigaw sa tuwa ang nagtatatakbong batang lalaki na tingin niya ay nasa 7 o 8 taong gulang. Napapikit ang babae. Kumalso ang panga sa panggigigil na takbuhin ang batang may samyong presa. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Wala sa sariling napahakbang sa tuyong bahagi ng lupa. Ngunit bigla siyang napaigek ng lihim sapagkat tila ba siya tumapak sa nagpapagang mga uling. Bumalik siya sa basang lupa at agad na sumakay ng bangka. Nang tignan niya ang talampakang ng hapde, napamura ang babae. Animo ba kasi ay binalitan ang malaking bahagi ng kanyang mga talampakan. Pumahid ang dugo sa sahig ng bangka. Nang magtaas siya ng paningin, nakita niya ang bangkero na tila tinulo sa kinatatayuan. Nakaawang ang bibig at sa paa niya rin napatitig. Mula sa kanya lumipat ang mata nito sa tuyong lupa na kanyang nilapatan ng mga paang walang sapin bago muling tumingin sa kanya. Rumihistro rito ang halo-halong emosyon, takot, pagtataka, at paggalito. Sumakay ka sa bangka, ihatid mo ko sa pinanggalingan ko. Pautos na wika ng babae, ngunit nang tututol si Noel, kiniling niya ang ulo, pinakatitigan ang lalaki at muling inulit ang sinabi kahit hindi niya maiwasang sumingasing. Tila ba inalipin ang kung ano, saglit kumurap-kurap si Noel. Pagkuway, wala sa sariling kinuha ulit ang mga sagwan. Nakahinga lamang ng maluwag ang babae nang tuluyan na silang nasa tubig. Muli pa niyang nilinga ang batang tila tokso pang lumapit sa daungan at kinuha ang maliit na bahagi ng kahoy na tumalsik roon. Bako, nagtatakbong tumungo muli sa tuyong lupa. Iyon ang kailangan niya. Isang batang may dugong presa para sa mabilisang paghilom sa lahat ng pinsalang matatamo. Lihim na napasabunot sa sarili ang babae, habang nangihinayang na lingon pa rin ang batang kay bango-bango ng dugo. Ngayon lang ulit siya nakatagpo ng presa. Ang unang presa na kanyang natagpuan ay isang sanggol na walang pagdadalawang isip niyang dinukot at kinain. Siyang dahilan kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon na dumaan, napreserba niya ang kanyang kabataan. Babalik siya roon. Magpaplano lamang siya. Pangako ng babae sa sarili. Tila sinapian ng bagong lakas si Noel sapagkat mabibilis ang mga pagsagwang kanyang ginagawa.
Hindi niya alam kung alin sa dalawa ang nagpapabilis ng kanyang ginagawa. Takot ba? O kung anong mahika na lumulukob sa kanya ngayon? Kitang-kita niya kasi kung paano nagliyab ang mga paa ng babae nang itapak nito ang mga paa sa tuyong bahagi ng lupa nang makarating sila sa bangbang. At kung gaano ito kabilis kumilos ng masaktan. Ang papalapit pa nga sanang si Pedro ay hindi niya nakawayan sapagkat may ilang kumausap rito. Hindi na niya nakita ang pagtatakang bumalatay marahil sa mukha ng kaibigan nang wala pang 10 minuto siyang nasa daungan ay muli siyang nagbalik sa tubig. May iilang tao at bangka sa daungan ngunit may kanya-kanyang pinagtutuunan ng atensyon. Isa pa, napakabilis lang ng pangyayari na kung hindi nga niya naituon ang atensyon sa babae, malamang hindi niya rin mapapansin iyon. Iniwas ni Noel ang mata sa pagkakatingin sa gawin ng babae nang makitang dinilaan ito ang palad at pinahid sa bawat talampakan. Hindi ito tao, alam niya na ngayon. Mula nang makitang tila nagliyab ang mga paa sa kanilang daungan at pinailalim siya sa tila nakakaingkantong sandali. Dahilan upang mapasunod siya nito na muling ibalik ang babae sa pinanggalingan. Nag-uumpisa ng mga tog ang kanyang mga tuhod, ngunit kinakabig niya ang panghihina sa pag-ibayo ng mga braso. Sana lamang hindi siya saktan nito. Sana lamang ay payagan siyang makauwi. Hindi ang sariling kaligtasan ng kanyang inaalala, ang kanyang sita niya, ang labis niyang pinag-aalala. Paano na ito kung sakaling hindi pala mabuting nilalang ang kasama niyang babae sa bangka ngayon? Wala na itong ina. Huwag naman sana munang tanggalan din agad ng ama. Paulit-ulit na umuusal ng dasal si Noel sa kanyang isip. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Tila sumikip ang paghinga ni Noel nang matanaw na ang daungan ng Maynila. Ilang piye na lang ang layo nila sa labi ng daungan na halika ng bangka. Marahil 10 piye. Ngunit naigtad si Noel sapagkat tumayo ang babae at walang anuman na lumagpas sa kanya. Tumungo sa dulo ng bangka at mula roon walang anuman na tinalon ang labi ng daungan. Natigil si Noel sa pagsagwan. Bahagyang luminga ito sa kanya. Pagkuway, naglakad na palayo. Kahit padilim na ang paligid, kitang-kita niya pa rin ang mga talampakan nitong nagnanaknak na sa natamong paso. Napalunok ang lalaki. Bakit ganun agad ang nangyari sa talampakan nito? Tila napadali naman atang lumala ang nakuhang pinsala. Kahit naglalakad lamang sa kanyang paningin, hindi niya maiwasang mamangha sapagkat napakabilis nitong narating ang gitnang bahagi ng daungan kung saan maraming tao ang paroon at parito. Mabilis itong nawala sa kanyang paningin. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Napapikit na lang ang pobre. Umusal na maiksing pasasalamat sa itaas bago minaniobra ang bangka at nagpa siya nang bumalik. Hindi na tinangkang lumapit sa daungan upang kumuha ng pasahero. Wala nang halaga ang bagay na iyon sa kanya sa mga sandaling ito. Ang nais niya lang, makauwi at mayakap ang anak na marahil nakaantay na sa kanya sa bakuran ng kanyang kapatid. Hindi na niya agad napansin ang bungkos ng nakatalim pera malapit sa kanyang paanan na iniwan ng babaeng hinatid niya sa daungan ng Maynila. Naabutan ni Noel ang anak at ang kambal na pinsan nito sa pangangalaga ng isa nilang kapitbahay na babae. Masamang balita, ang bayaw niya, asawa ni Maming, ay dinala sa pagamutang bayan sapagkat na aksidente sa kasukarerang pinagsisilbihan. Ang sabi, nalaglag raw sa minamaniobrang kalabaw na nagahatak ng karitela ng mga tinagpas na tubo. Hindi naman malala ang natamong pinsala, walang nabaling buto ngunit sadyang nabugbog ng malala ang katawan at kinakailangan na magpahinga ng ilang araw upang mabawi ang lakas. Bagamat nagbigay ng tulong ang may-ari ng asukarera, maliit lamang iyon, kulang pang pambayad sa pagamutan. Maigi na lang at nagkapera si Noel. Sa tulong ng babaeng kanyang hinatid sa Maynila,
Nasiguro ang gastusin at konting pakonsuelo sa titingin sa kanyang anak at mga pamangkin. Hindi siya maaring lumiban sa pagbabangka. Walang natira sa perang hawak niya. Lumipas ang mga araw. Bagamat hindi naman tuluyang nawala sa isip ni Noel ang kakatuwang babae, hindi na niya ito naaalala madalas. Isang araw ng Linggo, pinili ni Noel na hindi muna bumiyahe upang makapagsimba siya at ang anak. Sinama niya na rin ang kambal na pamangkin. Matapos makinig ng misa, tumungo sila sa pamilihang bayan. Kumain sa pansitang dinarayo, bumili ng ilang laruan. Hindi pa maayos ang lagay ng kanyang bayaw, kaya umuupa pa rin sila ng titingin sa tatlong bata. Ngunit sa gabi, umuuwi naman si Maming. Nasa kalagitnaan ng pagkain sila Noel nang mapansin niyang natigilan ang kanyang anak. Tila napagkit ang mata nito sa isang direksyon ng kainan. Hindi naman alintana iyon ang dalawa niyang pamangking lalaki na abala pareho sa pagkain ng minatamis na bao. Sinundan niya ang tanawing dahilan ng pagkakatulala ng anak. Isang pamilya na kumakain ang nasumpungan ng kanyang paningin. Tila nang lumo si Noel sa kaisipang baka sa nanay na abalang inaasikaso ang dalawa nitong anak, nakatuon ang mata ng kanyang si Tanya. Akmang iahaplos niya ang kamay sa batok ng anak ngunit luminga si Tanya sa kanya. Tatay, ang ganda ng manika oh! Anito na tinuro pa ang sinasabi. Kagyat niyang binalik ang paningin sa munting pamilya. Bakit ba hindi niya napansin? Mula sa munting kandungan ng bunsong paslit na pinipilit pa kainin ng nanay nito, nakahimlay ang isang porselanang manika na napaparuan ng kakaibang modelo ng damit. Natatakpan ang mukha nito ng sombrerong tila kasing lapad ng baon ng nyog. Nang biglang umiwas ang bata sa pagtatangka ng nanay na subuan ng anak, nalaglak ang sombrero na suot ng manika. Lumantad ang mahaba at kulot nitong buhok. May pulang laso sa batok at nang bahagyang inihiga ng may tangan rito ay pumikit ang mga mata. Nang itayo naman ay dumilat. Napatingin si Noel sa anak na nakatitig pa rin sa manika. Isa sa mga iniiwasan niya sana ay mainggit ito sa mga bagay na tingin niya kaya naman niyang ibigay o kung hindi man pagsusumikapan niyang makamtan upang ialay sa anak. Ayaw niyang makaramdam ito ng kaapihan, lalo at wala naman itong ina na nakagisnan. Ipagtatanong natin kung magkano pag-iipunan ng tatay. Pangako nito sa anak na napatingin sa kanya. Namilog ang mga mata nito ngunit may alinlangan na dumaan roon. Pihong mahal yan, itay! Anito na lalong kinahanga ni Noel sa anak. Kakayanin ni tatay, pangako. Anito pa sinapayakap sa kanyang si Tanya. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si Noel. Iniisip niya kung paano kikitain ang 30 pesos na halaga ng manikang porselana. Lumapit kasi siya sa munting pamilya at tinanong sa nanay ng bata kung saan nabibili at magkano. Alam niyang hindi biro ang halaga nito ngunit nagulat pa rin siya. Sa ikalawang bayan raw iyon mabibili kung saan may ilang panuluyang gusali na base ng mga Kastila. Mas maraming tao raw roon at malawak ang plaza. Makikita raw ang isang munting patahian na may bintanang salamin. Naroroon daw ang 3 manika. 2 na lang ngayon dahil nabili ng pamilya ang isa. Kung saan, tila minomodelo ng mga manikang porselana ang ilang damit na tinatahi roon, pang-akit sa mata ng tao. Dala ng kawalang pahinga, sinika pa rin ni Noel na gumising na maaga. Kung nais niyang bili ng manika, kailangan niyang mas magsipag pa. Matapos maibili ng anak at ang kambal sa titinging ginang ng kapitbahay, agad siyang gumayak upang maagang makakuha ng biyahe sa bangka. Dahil lutang ang isip sapagkat puyat sa pag-aalala sa kapatid, sa bayaw at sa anak na pinangakuan, saglit lang nakipag-usap si Noel kay Pedro. Agad siyang bumiyahe. 2 babae lang ang kanyang naisakay ngunit marami namang naikarga ang 2 na paninda. Ang destinasyon sa Maynila.
Nang makarating sa daungan, tinulungan ni Noel ang dalawang babae na kilala niya rin. 4 na piso ang kinita niya sa unang biyahe. Saglit siyang napaisip kung bakit kukunti lamang ang mga taong nakikita niya sa paligid. Ang sabi ng isang bangkero, may nakakanap raw na sayawan sa plaza, di kalayuan sa daungan, kung saan naroon ang karamihan ng tao. May ilan na nga raw na doon naglatag ng paninda. May pasaherong tumawag sa kausap ni Noel na agad namang tinungo ng bangkero. Naiwan si Noel mag-isa. Kumalamang kanyang sikmura, balak niya sanang tumungo sa isang pwesto kung saan may nagtitinda ng suman. Ngunit napalingon ang lalaki sa kanyang tokang bangka sapagkat tila may kung anong bagay sa loob ng bangka, dahilan upang bahagyang gumalaw iyon. Agad lumapit si Noel. Sakto, nakita niyang hinahawi ng munting kamay ang makapal na kumot na tumataob sa banyera. Hinatak niya ang kumot at nagtagpo ang mata nila ni Tutoy. Nagkakamot ng ulong, napatungo ito kay Noel. Humihingi ng dispensa. Nailing na lang ang lalaki, akmang magsasalita sana ngunit naigtad sapagkat tila kabuting sumulpot sa tabi niya. Ang babaeng ayaw na niya sanang makita pa. Ganun pa rin ang suot nito, wala pa rin sapin sa paa. Ngunit nakatalukbong ang itim na belo sa muka. Tila nanika sa kinatatayuan si Noel, muling nakaramdam ng pamilyar na takot. Naalala niya ang nangyari nang una niya itong naisakay at hinatid muli sa daungang ito. Napatingin naman ang bata sa babae. Halo ang pagtataka at pagkamangha. Marahil sa maganda nitong muka at sopistikasyong nakikita sa ayos nito. Ngunit napakunot ang noo nang makitang bumalasik ang mata ng babae. Nagbago ang mata nito. Mula sa itiman, naging kulay dugo. Ang babae naman hindi maialis ang pagkakatingin sa batang napaupo sa banyera. Ibenta mo sa akin ang bata. Kapalit ng malaking perang ibibigay ko sa'yo. Mahinang bulong nito kay Noel na tila lalong naging dahilan upang panlamigan siya ng katawan. Nang hindi magawang magsalita ng bangkero, lumipat ang atensyon ng babae kay Noel. Ibebenta mo siya sa'kin sa ayaw mo? At sa gusto. Muling pautos na bulong nito sa bangkerong tila nilukuban ng kung ano sa sistema sapagkat napayuko na lamang.